Yan guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumamit ng perpusurin. It means perpusur, tsaka infusiomat dito sa amin sa Deutschland, sa Germany. So, papakita ko na muna sa inyo, ano ito? Ito yun guys. So, ituturo ko sa inyo kung paano namin gamitin yan. So guys, yan yung infusiomat. Yan ang ginagamit namin yan para magbigay ng mga meds. Tsaka ito naman sa baba yung perpusur. Ginagamit din yan namin normally sa mga meds na ibibigay namin sa pasyente. Pwede kang mag-change ng rate dyan, pero sa loob ng mga perpusur tsaka infusiomat, every meds meron ng rate. Tapos ipalo mo na lang yun, tapos tignan mo yung order ng doktor kung tama yung nasa perpusur o kaya nasa infusiomat. So, mag-start tayo guys sa perpusur. Yan yung perpusur. Yan, apat yan. 1, 2, 3, and 4. Nagamit lang tayo ng isa dyan. Meron akong na-prepare dito na gagamitin natin. So, usually ginagamit namin to guys. 50 milliliter na spritz o injection. Tapos nilalagyan namin ng lightong nakalimutan ko na ako ng tawag dito sa English. Pero pag ikaw papunta ka ng Deutschland, dapat alam mo na kung anong tawag dito. Ito yung lightong. Ginagamit namin yan para diretso na sa Setauka means central venous catheter. Nagamit namin yan diretso. So magsa-start na tayo guys. Tingnan ko kung kaya kong maglagay ng isang hand lang. So hindi tayo guys. Kunyari gamitin natin to. So open mo lang yan. So open mo to. Yan, ulit. Open mo to. Tapos, on na natin. O, tapos, tutunog yan, guys. So, open. Tapos, ilagay na yung injection. Ilagay na yung injection. Yan. Tapos, situate nyo, guys, na ito nakapasok dun sa green. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo yan. Yeah, dapat nakapasok yan sa green. So, tapos i-close lang. Oh, hindi nakapasok. Dapat nakapasok yan. Ang hirap kasi isang kamay lang yung ginagamit ko kasi nag-video. Tapos, yan, pasok yan. Si Twitter nakapasok. Yeah. So, yun. Nakapasok na siya, guys. I mean, ito, nakapasok dun sa green. Tapos, sarado na. Tapos, okay. Kaya nakalagay dyan, lahat yan naka-German, sasabihin ko na lang, okay. Yan. So, yan guys. Yan, tete, okay ulit. It means na hindi nakalagay ng maayos yung injection. Malamang sira to guys. Pinapahiya niya ako. Tapos gamitin natin yung isa na lang dito sa baba.
Ito, oh kaya ito sa taas, gamitin natin. Open ulit natin ito. Ayan. Sito it na nakalagay siya sa loob. Ayan. Yun. Ayan. Tapos close. Tapos nakalagay niyan Giles. Yeah, so, brown nule. Yan, B brown. No, PS, 50 milliliter. Tapos nakita niyo yung arrow. Kaya yeah, arrow, isundin niyo lang guys. Arrow. Pindutin niyo ito. Arrow. Tapos mag-run na yan. Tapos mag-close. Yun. Tapos nakalagay dyan lahat ng may meds si gusto mong tingnan. Tapos sabihin mo lang arrow, yeah. Yes, yeah. It means yes. Tapos yan. Tapos nakalagay dito all medication. Tapos anesthetica. Lahat dyan nakalagay guys. Pwede yung piliin lahat. I-arrow down nyo lang o kaya arrow up. Yan. Tapos punta lang tayo sa alim medicamente, means all medication. Tapos arrow nyo dito. Kunyari, magbibigay tayo ng sipuroxim. Hanapin natin yung sipuroxim. Yeah? Tapos arrow lang tayo baba. So, yan. Nandyan yung sipuroxim. Yeah, sipuroxim. Tapos i-arrow naman dito natin kasi naka-arrow yan, nakalagay arrow dito, dapat i-arrow natin dito. So okay na guys. Tingnan niyo guys, nakalagay na lahat diyan. Yung yan, belly yung sipuroxim always yan na 1500 milligram in 50 milliliter. Tapos yung rate niya parati guys is 12.5 milliliter kada oras. Tapos yan nakalagay si Purox start on dan and start natin dito guys. So yan nag it means nagra-run na siya guys. Nakalagay dito si Purox, it means si Purox sim. Yan. So naglo-loop na yan guys. So, okay, stop natin. Tapos kunin natin yung injection niya. Ganyan ito lang. Tapos maglo-load na yan. Tapos kunin natin. So okay, turn off na lang natin. Okay, so nag-close yan. Yun. So ngayon guys, punta naman tayo sa infusion mat. Yeah, ginagamit namin yun sa medication, pero mayroong ibang medication na kailangan talaga perfusory, kaya perfusory yung ginagamit. Pero yung impusmat, meron din medication na dapat sa kanya ilalagay. Tapos meron din sa mga feeding sa veins na nilalagay namin yan. So meron na akong na-prepare dito guys. So muna, example, ay papasita ko sa inyo yung mga iba't ibang klase ng infusion cable dito. Ito guys, usually, yeah, nakita nyo na to. Ito yung nakadikit sa 50 ml na spirit seeker kanina. Ito yun. Usually, ginagawa naming dalawa yan para mahaba papunta sa pasyente. Ito yun guys. Tapos ito, lahat yan puti. Yan yung pang sa blood transfusion, yan yung ginagamit namin dito. So yung blood transfusion, yung doktor yung nagahang, pero kami yung nagpapantay. Tapos ito naman yung isa, ito yung ginagamit sa infusion mat. Nakita nyo guys, meron siyang puti dito. Yan yung kinakabit sa infusion mat. Yung isa wala dito. Tayo ka lang guys. Kukuha tayo. Tapos yung ito guys, ginagamit naman sa mga medication na hindi naman kailangan ng rate. Yung mga i-free run mo lang. Ito yung ginagamit namin. So,
So guys, ipapakita ko na sa inyo paano mag-function yung Intrusomat. Teka lang, ilalagay ko muna yung cellphone ko dito. So, alisin ko muna ito guys. Huwag tayo lang sa dyan. So, kung for example, magbibigay tayo ng G5, yeah. Yan. Kunwari, yung pasyente may counting kulang ng sugar, yeah. Magbibigay tayo ng G5. So, for example, ito guys, nilagay lang dito. Tapos situit na lahat ng yung air makukuha. Tapos hanggang sa baba. Especially dito guys. Kasi yung Infusomat, napaka-sensitive yung sensor niya. Pag may nakita siyang air, mag-a-alarm ka agad yan. That's why isituit natin na lahat ng air makukuha. Okay na yan. Tapos sabit ko muna dito guys. Tingnan ko yung makukuha ko yung video sa isang kamay. Tapos so, nandito na tayo guys. Yan yung dalawang Infusomat. Open natin yung isa. Okay, power muna. Tapos, i-open na natin. Sabi niya, push muna natin yung C. Tapos, open natin. Tapos, naka-nature off nun. It means na door open. Tapos, nakalagay dito, yes or no? Yeah. Tapos, ito. Yan sasabihin na. Tapos mag-open na guys. Tapos open na natin maigi. Tapos ito guys. Yan. Yung green na yan. Itong green. Dapat ipasok mo lang dito yan guys. Tapos. Yan. Mag-click yan. So, okay na yan guys. Tapos ito, ilagay natin dito. Ayan. Sabit lang natin dyan. Tapos ito. Dito. So, okay na yan. Situit mo lang na nakakabit lahat. Ayan lang yun. Tapos, i-close natin. Hawakan natin lang for 3 seconds. So, okay na guys. Nakalagay dyan. Space line noise trap. Tapos, naka-arrow. Pindutin natin yung arrow dito. So, hintayin muna natin. So, nakalagay dyan. Magpipili ka daw ng lahat ng medication sa Infusomat. Sabi natin, yeah, again. Tapos, all medication, all medicamented. Okay. Arrow dito. So, maka-choose ka na yan guys kung anong gusto mo ilalagay. Ayan. For example, nilagay natin yung stiropundin about G5 yun nandyan. Okay lang natin to. Tapos nakalagay na lahat ng rate dyan. Look guys. Pero pag gusto mong i-change yung rate, mag-arrow ka lang dito kasi nakalagay dyan arrow. Pa dito, arrow. Tapos pwede mo yung change yung rate. Ayan. Pababa o pagtaas. Tapos i-okay mo lang. Tapos pwede mo na yung start. So, yeah. Yan. Tingnan nyo guys, siguro may air kaya nag-cling yung nag-beep yung Infusomat. Yan. Tapos yan lang yung guys. Kunwari ibubulos natin. Ibubulas natin ng 16 milliliter kasi may
meron pang air sa loob. Sabihin natin yes. Ang problema guys, hindi ko na-open dito. Dapat ito, itong na-open dito, yeah? Tapos, okay natin ulit. Tapos, yeah, ibulos na natin ng 60 ml. Yun. Tapos, pag okay na, pag wala ng air, pwede mo namang stop yan. Yan, stop na lang. 9 na ka. Tapos, start. Yun lang guys. Yan lang ka-easy. Pero pag nandito ka naman, sasanay ka na rin yan. Yan. Sana guys, i-like na itong video. Tapos, subscribe kayo sa akin. Thank you so much para marami pa akong video na ipapakita sa inyo tungkol dito sa pagiging nurse sa Germany. Thank you guys.